Oh yeah! Ako nga pala si Chi ng Hardbound. At nandito ngayon sa Soundbox Studio para interbihin ang ating Soundbox Production featuring Band of the Man, ang banda ang Kalibral. Tara! Silipin natin! Ang banda Kalibral, kaya po binigay, ang pangalan namin pala ay Kalibral. Sa akin binigay ni Brian talaga, paano ipapangalan yung banda. Actually, I came up with a lot of names. May isang pangalan lang doon na ginawa ko na para maiba. Ginawa ko yung dalawang unang syllable ng mga pangalan namin. And then, pinaghalo-halo ko siya hanggang sa makabuo ako ng word. At ang best word na lumabas is Kalibral. Sinadjust ko sa kanila kung okay ba yung pangalan ko. And okay naman daw, gusto nila. So, we became Kalibral. So, anong nangyari? Yung pangalan nyo galing sa pangalan ng bawat isa? Ng bawat isang yan. Wow, di ba? Same. Okay, okay. Asik yun. O nga pala, pwede ko bang malaman kung paano nagsimula ang banda nyo? Sige, ako na magbibento niya. Nag-start to! Ano ba to? Yung kasi may bata kami tatlo. Hindi naman ka banda to eh. Hindi mo makilala to eh. Ang squatter ako. May bata kami tatlo. Danius kami nung app. Nung una, Danius kami nung araw. Apat kami nun. Meron kami nung ibang vocalista nun. May baka kami vocalista nun. Then, nagkakatamaroon natin kami nun. Dahil siyempre, musical indifference eh. That time, merong tugtugan sa sisa. Parang reunion na CCP nun. Sa Freedom Bar kami. Yung banda ko. Then, yung isang organizer, yung dating kabanda niya. Nagkaroon ng jamming session, siya kumanta sa amin noon. Eh, kapag nakita niya kumanta to, parang bading nga ito nung araw eh. Hindi ko talaga, pero kumanta siya, pero ayos, sabi ko, pero pag kumarte, parang bakla. Pero nung kumanta, sabi ko, pwede to. Try natin gumawa ng mga... Kailangan talaga yung banggit. Kailangan natin tumugtog. Siguro mga cover-cover muna kami nung araw. First gig namin sa Tondo, Piesta ng Tondo, January 25th. Nagusto naman ng mga tao, puro covers, and sabi ko, eh, tuloy natin. Yun ang start chat. Then from then on, diretso na kami na. That was 2012, nagsimula. 2012
2012. The Benedol, then what was your first album namin? Same year. Same year, oh. 2012, same year. First album agad in November. Then 2012, the first album namin, Feature Plans yung namin. First year na magkakasama. Nakabuo na agad yung isang album. Yeah. Yeah. Tapos guys, matanong ko nga lang pala, maliban sa pagbabanda, ano yung pinagkakabalan niyo sa buhay? May mga day job kami. Titinda ko lang yung sabi ko. Hapon, pero may wifi. Stay. May wifi pa, di ba? Yes. Okay yan, okay men. Day job. Ako, fixer ako sa city hall. Fixer ako sa city hall. Ako, gasolera ako sa Marikina Ang lupit yun. Wala kasi kitaro, doble kitaro pa sa mayro. Okay yun. Ako, all boy. All boy ako pa, literal na all boy. Yung trabaho ko eh. Tapos maliban sa, may mga trabaho tayo, may mga pinagkakabal na iba. Aside from band, ano yung mga hobbies natin? Bastos ang hobbies natin. Sabihin sa maramin. Kailangan ba ba? Sige, aim. Ano, addict ako sa PC games. Basketball. Addict kami basketball. NBA games basketball. Yan. Basketball. Addict ako sa Spice Girls. Saka ano, more on sa mga anak din namin. Ayan, ito. Tama yung anak ko yan. Ayan. Andi kami sa nag-aalaga ng mga anak. Ay nga pala kay baby. Hello. Yayo kami, yayo. Yayo kami ba ito? Wala namang pinagkakabalan. Tulog lang. Mahirap yun ha? Tugtog ulit. Mahirap matulog. Tsaka ano kasi diba, magandang pangtanggal ng stress ang pagbabanda eh. Kasi 6 days of works ng isang linggo, then yung isang araw ay papahinga, maliban sa pagiging asawa, tatay. Meron tayong ano eh, meron kayong ginagawang ano eh, para sa sarili niya naman, diba? Depende rin, nakaka-stress din ang banda, lalo pagkasama ko. Nakaka-stress. Mas nakaka-stress pa sila kaysa sa ano? Oo. Nakaka-stress. Isa sa bahay naman ito nila. Mas nakaka-stress pa yun. Silang dalawa nakaka-stress eh. Sino nga palang limang bandang gusto niyong pasalamatan? Kasi diba, nagsimula tayo sa wala. Tapos meron mga bandang tumulong sa atin para makilala. Local band. Local to. Isama sa ano? Local band or masama na underground? Oo, oh, okay. Sino yung limang bandang gusto niyong pasalamatan? Sige, Dre representing Tundo yan. Yung mga kasama na sa TMS, tsaka Soundbox Production, lahat na yan. Skid Safra. Lahat na yan. God vs. The King. Actually, dalawa na yan. Yung dalawa na yan. Gusto kong pasalamatan. Tapos, nung The News pa kami, siguro yung... The News. The News, yung dati na yung banda. Kasi sa pang dati na kasama yata yung... Sikat sila, Medo del Mundo. Mano-mano. Mano-mano rin. Mano-mano, yung kumunan na rin. Sugar Hiccup. Isa mga gusto namin. Sugar Hiccup, Mano-mano. Lahat ng banda sa TMS, tapos Darren Shy. Si Mr. Darren Shy. Mga tumulong sa amin noong araw. Sa PBL, si Darren Shy nung gano'n, di ba? So, napakarami din pala, no? Pwede to mention. Ano nangyari? Tsaka huwag mo nang alamin yung lahat. Simula-simula kasi pahala tayo yung tapos ano nga pala, di ba sinabi niyo meron na kayong album. Ilang album ba ang nagagawa ng Kalibral sa ngayon? Sa ngayon, meron kaming tatlong album. Ito unang-una, Dear 2012, Feature Friends. Dear 2012 to. Meron kaming video nito sa YouTube, yung Siete Opera. Siete Opera. Then, syempre, nagpakilala sa amin sa Tundo, yung pangalawang album namin, Buraot. Dito sa second album namin yung Buraot. Mga nagustuhan sa amin, papasalamat kami sa mga sumuporta sa amin dahil sa Buraot na to. Sa music video ng Buraot, sa YouTube din makapanood yun ha. Then yung last album na ginawa namin, release namin nung... Last year, 2014. Ito, yung pangatlo namin, Calibral Press, tawagin namin to. Andito yung politika walang kwenta, selosa, yung mga gusto naman, selosa, nakakabaliw ka. Yun. Maririnig niyo yung mga kanta na yan sa SoundCloud. At marami na rin yung videos. Sa radio. Ay, sa radio, yan. Sa radio yung maka-online siya for voting. Tsaka soundbox. Tambay yung soundbox. Tambay yung soundbox. Tambay yung soundbox. So, yun. Pangatlo. Ngayon, may ginagawa kami pang-apat na for this year, 2015. Wow. Imagine nyo, di ba? 4 years na ang banda, 4 na album. Ibig sabihin, yes. Yearly kayo nagawa. Ganun kayo ka, ano, ka-aggressive. Gumawa ng mga songs. Wala kami ginagawa eh. Yan lang ginagawa namin.
aggressive para gumawa ng mga bagong tanong, bagong kanta. Yeah. Diba? Mga guys, as a whole band, ano pinaka-greatest achievement niya na nagawa para sa band? Para sa band na? Achievement? Para sa sarili namin siguro, dahil na nakagawa kami ng kanta na sa amin talaga, na nag-trademark sa amin. Na kahit hindi man pumatok, hindi man mag-click, pag tumanda kami balang araw, sabi namin meron kami accomplishment, kaya papagpwede pa rin sa mga anak namin. O kaya, pupuka na lang, mga team ko na, mag-iing pa rin ng bote, ng isang bote ng beer, pakikin daw mo na yung regal. Pag mag-release ka na lang, parang yun. Yung lang yun, siguro yung, tsaka yung fulfillment sa sarili na, uy, nagawa namin ito. Kahit anong, kahit na hindi kami, ano, sumikat o ano man, alam namin sa sarili namin na na-push namin yung mga sarili na lang dito sa kaya namin. So far, ang achievement na sinasabi ni Carl ay mga albums na nagawa namin at gagawin namin. So far yung achievement. Oo, yan, di ba? Napakalikit. Pero ano, matanong mo lang ulit about sa album nyo. Kasi yung isang album, yung third album, yung sa akin ni Brian na napahingan ko, nag-iba kasi yung tanog eh. So, paano nyo i-hasabihin yung genre ng mismong banda? Kasi nag-iiba yung tanog eh, nag-iiba. Sige, ako na sasagot niyo. Gusto namin ito gumawa ng isang album na lahat ng klase ng kanta sa radyo malilipin. May pop, may rock, may metal, may slow rock. Para kung wala na kaya hanapin pa, andito na lahat siya bibigay namin sa inyo yun. Kung magugustuhan nyo. Kasi yun, ayaw namin yung isang album na nakakasawa yung tunog yun. Nag-genre kami, oh, punk freestyle yung mga yan, ah, reggae yung mga yan, ah, metal yung mga yan. Ayaw namin ang gano'n. Although, pwede namin pasukan yung mga boundary na yun. Kaya doon kami sa, para sa inyo din sa mga taon, hindi kayo din magsawa, di ba? Parang mga, makita na lang, ito talaga yung musician na iisip siya, ito yung musician na gusto niya talaga i-share yung ano niya. Tsaka pag gumagawa kasi kami ng kanta, no? We create music para mag-express. Hindi kami parang may pa-impress. Yun lang gusto ko hindi, no? At para sa mga musician dyan, mga songwriter dyan, write songs para express yung sarili niyo, kung ano may gusto niyo i-express. Hindi mag-pa-impress kayo sa kapwa. Hindi na lang yun. Papasikan. Gawin lang natin kung anong gusto natin gawin at hindi tayo nagpapasikan. Tugtog muna bago pa po. Tama eh. Tsaka as much as possible, ginagawa namin kada release ng album, iba dun sa nauna. Yes. Para hindi pare-parehas. So, mapapansin mo agad yung sinabi mo, nag-improve natin yung mga music namin, which is mga dating hindi natin na napasukan ng tugtugin sa previous album, ginagawa namin sa susunod. So, sabagay tama rin siya, no? Kasi yung limit nyo, tsaka yung Excel, aangat eh, di ba? Na tipong, hindi ko to kaya, yun pala, kaya kong gawin. Yeah. Diba yung mga ganong factor, di ba? Tsaka ano rin, no? As a musician, dapat mag-research din kayo. Research din kayo sa mga roots nyo. Kasi mga bago, eh, hindi mga bago. Mag-research din sa mga roots nyo, kaya kayo makapagod. Tapos, guys, kung meron kayong event at pagkakalamatan, okay, pilihan na natin. Nga po pala, ang Kalibral po ay nagpapasalamat po sa lahat ng mga sponsors na bumubuo ng event, lalo na ito sa June 13. Pinapasalamatan namin ng Bandstand Philippines, Pinoy Music Bureau, Kuya Bata on the Rocks, Indie Music, Indie Sikat, Banda Pilipinas, of course, Sunbox Rehearsal Studio, Heartbound, Rockista Radio, and MayumiBeats.com. At syempre, of course, ang Sunbox Production. Maraming salamat sa inyo ngayon. Maraming salamat nga pala sa Sunbox Production para sa pagbugon sa akin bilang ano nila, guest DJ. For more gigs and updates, please like www.facebook.com/kalibralmusic. Tapos sa YouTube, panoorin po natin ang kanilang music video, ang Buraot, and then yung Siete Opera. Tapos sa SoundCloud, Brian Baltasar, nandun yung mga songs nila. Bali, meron silang 5 songs doon. Tapos sa Rockista Radio, pakibote yung mga kanta nila, and then pwede rin nyo siyang request sa June 13 sa Music Bar, Makati.
featuring our band Calibran. Uli, palakpakan natin ang band ng Calibran. So June 13, we're the band of the month, motherfucker. Ayan. Maraming salamat sa Soundbox Production sa gawa sa aming bilang guest sa main band nyo sa June 13. Invite namin kayo sa Musak Bar, June 13. Soundbox Production, main band kami. Kasama namin lahat ng mga barkada namin na banda. Mag-enjoy kayo ron. Thank you, man. Una-una, maraming salamat nga pala kay Sir Kalinawan ng Bansad PH, kay Sir Bam Payapa ng Pinoy Music Bureau, kay Kiyabata of Kiyabata of On The Rocks, kay Ate Lolit and Kuya Jet of Soundbox Studio, kay Ma'am Emma of Music Bar, Indie Music, Agimat, para kay Sir Bon Labora, Indie Sikat, Banda Pilipinas, MayumiBiz.com at ang Rakista Radio. Abangan nyo ang ating Soundbox Production featured Band of the Month ngayong darating na July. At ito ang Soundbox Productions! Para ibitahan ang ating Band of the Month for June, maraming salamat nga pala sa Soundbox Production para sa pag-ibita sa bandang Calibran. Pakilagin nyo naman ng... Ay, Kita lihat. Sa Soundbox Band Rehearsal Studio para imbitahin natin ang bandang